Ganun yun, para pag may feelings. Hello. Para nararamdaman mo kung ano yung nasa emosyon niya. Hindi yung hello. Isa maasin pa ang mukha. Dapat umbisa ka agad with graciousness. Sabi ka, I love you. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At nakakatawa naman po dahil it's my second time to be here in Chicago. At natutuwa po kami, kami pong mga artist, lahat po kami, the production staff, dahil hindi po namin akalain na mapupuno po namin ang venue. Apo. Nag-usap-usap po kaming lima. Sabi namin, baka mamaya pag nag-show tayo, lima rin lang tayo. Mukha tayong tanga dun. Pero natutuwa naman po kami dahil tinangkilik niyo po kami. Maraming maraming salamat. Especially si Eric Santos na talagang pinagsikapan at nag-aral, talagang inayos. Lahat po kami nagbihis ng maayos na parang wala rin nangyari. Diyos ko, saan ka naman nakakita ng damit na ganito? Last kong nakita to, nakalagay may aspili alaala ng mga nahulila. Nandito yung mga apo, nandito yung mga anak. Ewan ko ba? Kapag naglagay ako ng bulaklak dito para sa... Anyway, ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga tao na nasa gilid. Welcome po. Magpalakpakan niya po yung mga dito. Wow. Medyo malakas. Dito nga po sa La Camila. Ba't pati yung lalaki boses babae? O dito mo sa gitna! Actually, nandito po ako para magpa-games. Kung sino po may pinakamalakas na. Lalo ka lang po. At magandang mag... At nakakita po ako ng maraming bata. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Hello, welcome to Jollibee. Kung nag-joke sa inyo, tagsama po kayo ng mga bata. Alam niyo namang ako lang ang makikita rito, Diyos ko. Hindi niyo sinabi na may bakalang kasama sila, Harry. Para at least nagdalawang isip yung bata. Huwag na, baka na dyan si Pumi. Oo, yung mga bata kasi sa amin, sa barangay namin, takot sa akin. Ginagawa akong panakot ng mga nanay nila, hindi ka kakain, sige, tatawagin ko si Poo. Kakain ako. Minsan nainis ako dyan sa barangay namin eh, nakakaloka. Natutulog ako, ginising ako. Ay, andyan ba si Poo? Ay, bakit po? Natutulog po ako. Ay, inibitan ko kayo sa barangay. Bakit po? May nangyari pong nakawan sa kabilang barangay. Tutulog ako kung pinagbintangan. Ganito lang talaga mukha ko magnanakaw, pero hindi. Ewan ko ba? Minsan... Perene. Yung napapaligaya ko lang kayo, natutuwa po ako doon. In fairness. Masaya po ako doon.
Lalo-lalo po sa mga kababayan natin na ilang taon na po nandito sa Amerika para maghanap buhay, maamo sa kahirapan ng pamilya sa probinsya, maging maayos, at natutuwa po kami doon. At nakakatulong po kayo sa aming ekonomiya. Siyempre, padalan yung dollar. Pag nagpapadala po kayo ng dollar, nadadagdagan po ang bakod ng Pilipinas. Maganda po sa Pilipinas ngayon, sa mga hindi pa po nakaka-uwi. Para po kaming puzzle. Mag-u-turn ka, iikot ka pa sa gilid. Tatawid ka, dadaanan mo bakod. Ayan. Ganun po katitigas sa mga tao sa Pilipinas. Hello? Ganun po katitigas sa mga tao sa Pilipinas. Pero hindi, at natutuwa po ako at proud po ako maging Pilipino. In fairness. Sino po ang mga hindi pa po nakaka-uwi for almost 20 years? Taas po ng kamay. At pati yung bata. Ilang taon ka na ba? 52? Parang taas din siya. Hindi, natutuwa po ako sa mga 20 years na rin hindi nakaka-uwi. Alam po namin na nami-miss niyo po ang Pilipinas. Naalala ko tuloy yung may kapitbahay po kami. Mag-asawa po sila. Actually, mag-nanay. Ang anak niya po ay babae, tapos yung nanay andito po sa Amerika. Tapos yung tatay po, nandito, nag-iisang anak lang po. Nagpakasakali po sila sa Amerika para maghanap buhay. 20 years na po silang hindi nakaka-uwi, pero naghihirap po sila. Ang nagpapadala na po ng pera, yung tatay. So sa sobrang nalulungkot yung tatay, ginawa, nagpadala rin ng pera ulit para pamasahin ng mga mag-ina para makauwi ng Pilipinas. Sa sobrang tuwa ng nanay, kinalulungkot man po sabihin, natuwa, namatay. Nalungkot po ang anak. Pinadala niya po ang nanay. Nilagay niya po sa casket. Nalungkot din po ang tatay nung nakita yung asawa niya. Kasi sobrang dikit po ng mukha sa anak sa lalaki. Nagsulat po ang anak. Pasensya na po. Mas mahirap ako palang magpadala ng patay kaysa sa buhay. Pasensya na rin po kayo sa kalagayan ni inay kasi nasa likod na po niya yung mga dilata. Yung mga t-shirt. Kasi nabayad ko na po para makatipid. P.S. Yung sapatos pala ni Nene, pakitanggal na lang po sa paa niya. Yung tsokolate po ni Junior, nasa kamay po niya. Nakaganon po yung kamay. Nilagyan po ng tatak, M&M's po yan. Hindi ko na po binalot kasi baka masili pa po ng custom. Ay, siya nga po pala. Yung film na gusto niyo po, nasa bibig na po ni nanay. Pakilukot na lang po. Nalungkot po ako sa mag-asawa. Nalungkot po ako sa anak. Ngayon, wala na rin po yung tatay. Siya naman po ang nagpadala sa sarili niya dito sa Amerika. Wala silang ginawa kundi umalis na lang umalis. Pero hindi. Nakakalungkot at natutuwa ako dahil intact yung family nila. Hindi po kagaya. Eight months ka na sa tiyan ng nanay mo.
tinatanong pa niya dun sa manghihilot. Sa hilot po kasi ako pinanganak. Tinatanong niya po sa manghihilot kung pwede pa raw ako akong ilaglan. Nag-uusap mo yung magkasawa ng nanay at tatay ko. Pwede pa bang ilaglan yan? Sabi ng manghihilot, wag. Masama ang bumitin ng buhay. Masama sa paningin na nasa itaas. Ituloy mo yan. Gift yan. Nung araw na nanganganak na ng nanay ko, paglabas ng ulo ko, sabi ko nung manghihilot, baka gusto mo pang magbagong isip mo. Sumundod pa ang tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, wala, sige, iri pa, malapit na. Lumabas na yung inunan. Eh, ulo ko na yun eh. Akala niya inunan pala. Siyempre, paglabas ko, puputulin yung puso. Bibigay sa magulang. Binigay po ako sa tatay ko, eto na po yung anak ninyo. Sila po nasabi ng tatay ko, wala namang biruan. Malungkot. Pero kailangan kong tanggapin. Kaya anong sabi po nung kumari niya, sabi niya, alam mo ba po, nalaman ko lang na may anak ang nanay mo. Tagal-tagal ka niya hindi pinakita sa akin. Biro mo, ngayon ko lang nalaman na may anak pala siya. Kasi nung maliit ako, pag mag-get-together doon sila magkakumari, pupunta sa bahay, pinagawa, tinatago ako, nanay ko, nilalagay ako sa cabinet. Every time na pupunta sila, wala silang nakikita ang batang naglalaro. Kaya one time, siguro nahilip ako sa cabinet, umiyak ako. Kasi mainit, madilim. Nung umiyak po ako, sabi po ni Tita Beth, yung kumari niya, ba't parang may umiiyak na bata? Sabi po ng nanay ko, hindi ko nga alam eh, gusto nga namin lumipat. Nagpalusot pa ang nanay ko, hindi ko nga alam, ba't tuwing nandito kayo, hindi dyan sa umiiyak. Pero in fairness, natutuwa ako dun sa mga magulang ko, sa mga relatives ko. Natutuwa ako sa kanila. Kasi kahit pa paano, nabigyan niya ako ng magandang pangalan. Ang nabigay po ng pangalan ko, yung lola ko. Sabi niya, pangalan daw sa akin, Reynold. Tunay ko po kasi yung pangalan, Reynold Garcia. Sabi ko sa lola ko, lola, ba't sa tinabi namin ng pangalan, ba't Reynold yung naisip niyo? Naikwento niyo yung tatay ko daw pala dating addict na kuha niya sa Reynold's aluminum foil.